Yono, kumusta kayong lahat mga kabantay? Bago nga tayo umuwi, ay dinaanan natin muna ang ating mga kuting dito. Kawawa naman sila. Bibigyan natin ng tubig, siyempre ng makakain. Ikaw naman kasi Muning, hindi ka nag-seminar ng family planning. Kaya naman, dumami ang iyong anak. Kaya yun, ano ba yan? Ako nga po pala si Ruel, isang OFW dito sa UEA at nagkatrabaho bilang tagabantay. As usual, ganito lang ang buhay natin dito sa abroad. Kailangan mo talagang sipag at syaga. At bonus na lamang nga kung ikaw ay gwapo, dahil kung meron ganito ay lagi kang panalo kahit napakababa ng iyong sweldo. Shout out po sa mga kapwa ko OFW dyan, naway lagi kayong mag-iingat at syempre aalagaan ang inyong mga sarili, kasi wala tayong ibang aasahan sa pag-aalaga ng ating sarili kundi tayo lamang. Kaya huwag abusuhin at ingatan ng ating mga sarili. Ayan, kain na po tayo. At syempre, bago tayo kumain ay magpasalamat muna tayo sa ating Panginoon. Tayo ay magdarasal lang taimtim. Lord, maraming pong salamat sa pagkain sa harap ko ngayon. Sana'y magsilbi itong kalakasan sa physical na aking mga pagkatawan. At sana po iingatan nyo kami dito sa araw-araw na aming trabaho. Gunin din po ang aming mga pamilya sa Pilipinas. Maraming pong salamat. Kain na po tayo, mga kabantay. At syempre, as usual, ang ulam natin ay yung paksiw na tilapia nung pinadeliver natin kahapon. Ayan, pangalawang araw na siya ngayon. Paksiw nga ang ating madalas iluto kasi naman tumatagal ito ng halos isang linggo. Hindi siya agad napapanis kumpara doon sa sinigang o kaya sa may kamatis na ating niluluto. Ganito lamang po ang diskarte dito sa ibang bansa. Kailangan magtipid at kunting tiis para naman makaipon ka. Para sa ganun, pag nagretiro ka na sa iyong trabaho dito bilang OFW ay meron tayong magagamit o matutustos sa ating sarili. Kasi hindi naman tayo pwedeng umasa sa ating mga anak at meron ding mga pamilya yan pagdating ng kaya panahon. Kaya mas mabuti nang mag-ipon tayo hanggat bata pa at tayo nagkatrabaho dito sa ibang bansa. Para sa ganun ay meron tayong madudukot pagdating ng araw. Iba pa rin yung may sarili tayong ipon at meron tayong sariling napundar. Kasi hindi naman tayo pwedeng umasa sa mga anak natin. Hindi natin alam kung mabait ang kanilang mga pangasawa. Yung ating magiging manugang, ganun. Kaya, maigi talaga yung may sarili tayong ipon. Mindset ba? Kaya mindset. Itong ating maipapayo sa ating mga kapwa OFW, habang maaga at habang tayo naririto pa at may tayo may mga kanya-kanyang trabaho, saan man dako ng mundo, ay magtabi-tabi tayo ng mga konting barya o kaya konting tira sa ating padala. Para sa ganun ay may magagamit tayo. Ganun lamang po ang magandang gawin sa ating buhay bilang isang OFW. Ayan. Maraming pong salamat sa walang sawang panonood. Mag-iingat po tayo lagi. Ayan. At kain muna tayo ng saging dito. Pampatibay daw ng buto. Maraming pong salamat muli sa inyong pagsama. God bless po sa inyong lahat. And salut. Mabuhay po kayong lahat.